¿Por qué? Dahil itatanong ko sa Cura kung anong ginawa niya sa mga nawawalang sakristan, lalong-lalo na kay Crispy. Hala. Uy. Ang tapang nung Clay. Hello guys, welcome back to my channel. Napaaga yung video reaction natin for today because I have a trip tomorrow. So I have decided to just do this early on. Katapos lang ng Maria Clara at Ibarra sa TV as a live stream. So ngayon gagawa tayo ng video reaction na inaantay naman ng karamihan sa mga OFWs natin, mga kaibigan. Shoutout sa inyo guys. Ayan, so hindi na ako makapagintay. Quick recap lang kahapon. Grabe yung iyakan. Naubos yung tissue ko dito. Pero ngayon, meron ulit akong stock kasi baka iyakan na naman to. So, kahapon pala, ayun, parang natuloy na talagang mabaliw si Sisa. Ayaw na rin niyang makatanggap ng tulong galing kay Clay at kay Ibarra at kay kanino man. Nawawala pa rin si Crispin, which I think hindi na talaga makikita kasi parang pinatay na siguro nung Padre Salvi. And si Maria Clara nag-aalala na din and para magkikita sila ni Clay sa simbahan. Nag-offer siya ng panyo nung last na episode. And tingnan natin kung makikilala niya si Clay. So yeah, I think ready na tayo for today's video. Without further ado guys, let's go check this out. Ready, 1, 2, 3. Labanos na India. Ikaw na naman. Kakamustahin ko lang po ang lagay niya. Gusto mo siyang damayan? Mag-iingat ka. Baka makakos na dante at gawin kang karida ng mga kasama namin. Saan nyo nahuli? Asan ang salapi? Mukhang nakatakas ang mga sisiw. Inahin lang, dala nyo. Mga anak ko, nagkikita-kita rin tayo sa ating tahanan. Hindi ko po maipapangako na magiging okay ang lahat. Pero ate Sisa, kumapit ko. Lumaban ko. Miss Clay, nabalitaan ko ang dinanas ni Aling Sisa. Ikaw, kamusta ang lagay mo? Ang galing din ni Dennis, miss. Sir, parang sorry, first time na may natanong kay Clay kung kumusta siya. Kung yun ay nakakatulong upang mapawi ang iyong mga luha, ay hindi naman ako magdadalawang isip na magpayakap muli sa aking kaibigan. Pakawala ng ina. Ang pasikip lamang yan dito. At ano naman po ang ibabalita namin sa padre? Na kung nais niya mabawi ang lahat ng mga nawala sa kanya, eh magdasal siya at hilingin niya ito kay San Antonio. O hindi kaya magsumbong siya sa nuncio! Kakampi to ano yung Alfred. Alexis, anong may tutulong ko? Tawa mo ko! Huwag na kayong mga alam! Baka kayong madamay pa! Kailangan mo lang kasama ngayon. Mag-isa ko inaruga ang mga anak ko. Mag-isa ko sila hahanapin! Nasaan si Padre Salvi? Dumiretso na uli sa kumbento. Sumamaraw lalo ang pakiramdam. Wala rin daw sa kumbento eh. Ayaw niya talaga magpakita. Pwes, isustok ko siya. Patulong naman, Lord. Kahit man lang sa kwentong to, iligtas mo ang mga nanay na inaabuso. Really? Salamat. Grabe yung laro ng emotions ni Clay, no? Iyak, tatawa, tapos ayun, nagulat siya. Paiba-ibang emosyon, kaya niya. Hari nawa maging ayuda ang panyo sa iyong mga luha, binibini. Kahit hindi mo man batid na ibahagi ang iyong mga dahil, nakikiramay pa din ako. Bait ni Maria Clara. Kaya stupid na soy. Ikaw rin ba ay naniniwala na may kamalasan sa pagbibigay ng panyo? Oo nga pala. Madami ang naniniwala na ang nagbigay ng panyo ang magiging dahilan ng kalungkutan ng binigyan. Pero malinis ang aking intensyon sa pagbibigay ng panyo.
gamitin ko na. Salamat. Magkamagalala, pamahiin lang yun para sa mga magkasintahan o sa mga mahal sa buhay. Patid kong wala naman tayong kaugnayan, hindi ba? Yun lang. Hayaan mo. Isasama kita sa aking intensyon de orasyon. Intensyon de orasyon. Now, marinig ang iyong mga dalangin at huwag nang muling tumangis pa. Kaya kabit ni Sir eh. Kasi mabait si Mga Clara. Del Señor. Madasali. Están en todas partes. Ayun lang. Dejando a los malos y a los buenos. Spanish. Mula sa proverbios ng Biblia. Over pala yun. Ang mga mata ng Panginoon ay nasa bawat tao na nagbabantay sa masama at mabuti. Bukod sa nakikita niya, nakikinig din siya. Naniniwala ako, Binibini. Lagi at laging may makikinig. Parang instant sagot dun sa prayer niya before nangyari to, di ba? Fairness sa'yo, ha? Bilis ng sagot, no? Nagpadala ka agad ng anghel. Di ba? I knew it. May sinasabi ka, Binibini? Wala pa rin ko. Yung panyo. Binibini, yung panyo. Lagot. Huli ka. Ikaw si Maria Clara. Oh. Tapos, tatay mo si Kapitan Shago. Galing. Noli yarn. Totoo, nasa Noli nga ako. Kala niya joke lang lahat. Dito na rin magsisimula ang lahat ng problema niyo sa buhay ng noble mong si Crisostomo Ibarra. Ikaw? Anong ginagawa mo rin sa San Diego? Tuwan-tuwa pa si Maria Clara. No, habla Tagalog. Hatharbitha, babu. Ano yun? Nagpanggap siya, hindi nakaintindi ng Tagalog. Binibini, sandali. Ang lame naman ng ano niya doon. Nang way niya para makaiwas. Katilintay na ako. Binibini. Nagkamali siya. Paumanhin. Akala ko'y aking kilala. Maaring ako'y namalikmata lamang. At sigurado ka bang yun ang sinabi ni Hermana Penchang? Dodoblehin daw po niya ang kanyang bayad ng indulhensya. Hayaan niyo lang daw po siyang makapagkumpisal sa inyo, Padre. Kung hindi ko lang nais malampasan ang unos ng parokya. Bueno, tawagin mo na siya at sabihin mo sa kanya, binigyan ako ng lakas ng Panginoon para makinig sa confession niya. Si Padre. Vamos. Uy, siya yung magkukumpisal. Oo, parang sa trailer kahapon. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Patawarin niyo po ako, Padre, pagkat ako'y magkakasala. Magkakasala? Magkakasala pa lamang. Porque
Dahil itatanong ko sa Cura kung anong ginawa niya sa mga nawawalang sakristan, lalong-lalo na kay Crispy. Hala! Uy! Ang tapang nung Clay! Hala ka! Hindi ikaw ang inaasahan ko. Hindi ako tumatanggap ng konfesyon ngayong araw. Maaari ka nang umalis. At may iniintay pa ako. Alam kong may kinalaman ka, Padre. Magdahan-dahan ka sa iyong pananalita, Binibini. Ang parokya na ang nawalan. At kami pa ang iyong pinaratangan. Yun na nga po. Kung pinagbintangan ang mga bata ng parokya, malamang parurusahan po sila, di ba? Kung ganun, anong ginawa niyo sa kanila? At bakit hanggang ngayon hindi pa rin nakikita si Crispin? Sino ka bang babae ka na nangahas gamitin ang sakramentong ito para usinin ako? Pinatay ba siya? Grabe. Alam kong patay na siya, Padre. At siguradong-sigurado akong may kinalaman ka. Sangaya naman ako sa inyo, mga suherentias. Ngunit, ang ibig ng Cura ay anim na prosesyon, tatlong sermon, tatlong malalaking misa. Na may lalabi sa salapi, komedyang tondo at kanta sa pagitan. Again, pero bakit pa tayo nagpukulong kung gayon? Eh? Senyor, mayroon po ba tayong magagawa? Mari ako magtungo sa kabisera. Kausapin ko ang alkalde tungkol sa eskwela at iba pang mga bagay. Ang inyong magagawa ay ang mag-ingat at alagaan ang inyong kalusugan. Lalo na ang iyong memorya. Kung maging ulyanin tulad ko, nakalimutan natin ang tumuto sa pagkakaroon ng pinunong tuta. May mga meaning talaga yung masasabi ni Philosopher Tasha. Siyempre buwensa. Kung mo si Atreves. Ano naman ang alam mo sa mga magnanakaw ng batang yun? At sino ang nagpasok sa kukote mo niyan? Isa lamang po akong taong nag-aalala para sa mga bata na dapat sana'y nag-aaral ngayon sa eskwela imbis na namamatay sa inyong simbahan. Kayo ba ang nagsusumbong kay Crisostomo Ibarra sa mga nangyayari sa inyo dito? Hindi po! Bakit ganun na lamang ang pagnanais ng dalaga na kunin sa simbahan ng dalawang bata? Dahil nilaso ni Crisostomo Ibarra ang isip ni Maria laban sa akin. Solo está utilizando la pobre dama. Siya ang nagnanais mapalayo ang mga sakristan sa simbahang ito. Siya ang tinutukoy kong Lucifer na magdadala sa bayang ito sa kasalanan. Aha! Si Ibarra na naman. Sugo ka ba ni Crisostomo Ibarra? Po? Oh? Walang kinalaman dito si Ibarra. Teka nga, iniiba mo yung usapan eh. Pinapunta ka ba ni Crisostomo Ibarra dito para sumguhin at paratangan ang simbahan ng Diyos? Ikaw lang yung pinaratangan, hindi kasama yung simbahan. Gawa-gawa pala desisyon to si Salvia. Totoo ba ang aking narinig? Nais mong laktawan ng Gobernador Fio at dumiretso sa alkalde. Ang tuta ng tuta. Kaninong Marites mo naman narinig yan? Sino Marites? Sa iyong bibig ko mismo na ulinigan. Akala mo kung sino kang magmataas? Didiretso sa kabisera porque hindi ka napakinggan rito? Malinis at maganda ang aking hangarin, Senyor. Pinapatupad ko lamang ang pangarap ng aking ama. Kaya't sana'y huwag na natin itong dumihan at haluan pa ng malitya. Malitya.
Ganyan din ba ang iyong intensyon nung konsintin mo ang mga batang magnanakaw at ang kanilang inang baliw? Senyor, magkaiba ang pangungunsinte at pag-abot ng tulong sa mga nangangailangan, lalo na't sa mga inaapi at walang laban. Kung ako sa iyo, Senyor Crisostomo Ibarra, pag-ingatan mo ang iyong sarili at ang iyong mahal sa buhay. Isang maling kilos mo pa, hindi ka lang huhusgahan. Paniguradong hindi ka na maririnig at wala nang magpapatuloy pa ng natitira mong pangarap. Parang pagbabantayan ah. Diskulte. Amigo, pinag-iinitan ka lang nun dahil iinggit sa mga gandang plan mo para sa San Diego. Malibhasa, sabong lang na isipatupad. Walang galang na ako sa inyo, pero hindi pwede ng simula ng paninirang puri sa inyong ama ang dahil sa inggit. La historia se repite. Kaya amigo, huwag na nating hayaang mangyari yun. Mas mainam na manahimik at magpalmig na muna. At huwag nang gumawa ng kahit ano na maaaring kumanti sa Alvarez at sa Cora. Parang pagpulong to ng mga mayayaman sa bayan nila. Mga prominenting tao. Wala nang ginawa si Ibarra kung hindi maghasik ng lagim sa aking parokya. Ang galing nung sa mag-a-. Focus, Padre. Walang kinalaman dito si Ibarra. Okay? Pwede bang ang sagutin mo, nasaan si Crispin? Sabihin mo man lang sa akin kung nasaan ang kanyang katawan. Nasaan si Ibarra? Huwag mo kang gamitin si Ibarra para takasan ang mga tanong ko. Makinig kang mabuti, Binibini. At ito ang sasabihin kay Senyor Crisostomo Ibarra. Subukan niyang kantiin muli ang sugo ng Diyos at ng bayang ito. Siya ay mapaparusahan. At tingnan natin kung hindi mo pagsisihan na nangahas ka at sinugod mo ako dito. Sabi nga ng tukayo ko, God is watching, Padre. Hindi mo man ako sagutin, pero mananagot ka pa rin sa Diyos. Babu. Sino ka bang demonita ka? Demonita? Hala, hala, hala! Hoy! Ang kulit. Diablo! Demonita, sana yun. Demonita. Ang galing nung sakristan magbaypaitan, no? Yung show. Diba yan yung magnanakaw talaga? Na to. Hindi pa rin ba dumadating si Miss Clay? Grabe. Senyor Ibarra. Wala pa ho. Hindi pa ho bumabalik si Senyorita Clay. Naglamyerda nga. Gabi na. Hindi naman inaabot ng gabi ang kanyang mga pansariling lakad dati. Inabi na siya sa mga pinagagawa. Anong oras na, Miss Clay? Sorry po, late akong umuwi. Saan ka ba nagtungo? Antok-antokan. Nako, sir. Sabi niyo nga po, di ba, anong oras na? Sige po, mauna na po ako. Maghahanda na po ako para matulog. Nalaman mo na ba? Ang alin po? Ang sinabi mo nung iniwan mo kami ni Fidel, ay alis ka para alamin ko ano nangyari kay Crispin at Basilio. Bueno, nalaman mo na ba? Hindi pa rin eh.
Pero nagalit sa'yo yung padre. Padre? Padre Salvi? Lalagot. Sakura ka ba nagtungo? Tinanong ko lang naman siya kung anong kinalaman niya sa pagkawala ng magkapatid. Ato? Nangahas kang dumiretso, Sakura? At ano, nagpakilala ka at sinabing may relasyon tayong dalawa? Sir, wala pa tayong relasyon, ha? At isa pa, hindi niya naman po ako nakilala. Sa kumpisalan po kami nagkausap. Kung gayon ay bakit nadawit ako at nagagalit siya sa akin? Bumalik ko dun. Feeling niya yata ikaw ang nag-utos sa akin para sugurin siya at awayin. Pero, pinipensahan naman kita. Sabi ko nga, huwag kang idamay. At ano na naman ang ginawa mo, Miss Clay? Oh my gosh. Basilio, alam! Isa bumalik na sa kanila. Di ba nandiyan si Basilio? O baka umalis na rin? Grabe, iyak ko dito kagabi. Galing kasi ni ano, si Salim. Andrea. Basilio! Nakabahan na naman ako. Damit na may kundit na damit, tapos may dugo. Ano? Basilio! Basilio, anak! Basilio, anak! Basilio! Basilio, nandito ang nanay! Basilio, anak! Basilio, anak! Nagitin mo ang nanay! Basilio! Basilio, anak! Basilio! Basilio, anak! Basilio! Basilio, anak! May ang damit na may dugo? Basilio! Basilio! Yung sa ulo ni Basilio na, di ba? Usap ko talaga sa senyor na makapag-aral kayo. Hi, Panginoon! Salamat po! Crispin! Basilio! Crispin! Andito ang nanay! Mga anak ko! Nang iyak ko, iwan! Huwag niyo! Hindi ko kaya! Hindi ko kaya!
Hindi ko kaya! Basilio! Basilio! Crispin! Basilio! Resosto mo, paano kung manganib siya katulad ng kanyang ama? Dalawang tulog na lang. Uuwi na ako sa amin. Sinabi po ni Binibini na hindi naman daw kayo idadami sa kanyang paglalang mierda. Hindi na pwede ito. Basta na lamang siyang lumalarga na hindi nagpapaalam. Bye, mga lumang tao. Bye, napaka-init na suot ko. Tila ako eh, iyong binibigla na naman sa inyong pagdalaw. Resosto mo, nag-aalala na ako sa'yo. Nag-aalala na ako sa atin. Magana naman yung mata natin. Grabe. Kahapon, pinuri ko si, si Barbie Fortesa. Grabe yung acting niya. Ngayong araw, ganun pa rin si Andrea. grabe yung effect sa akin noon. Grabe. Pag mga nanay talaga yung topic or alam mo yun, yung involved sa isang mabigat na scene. Ang hirap na hindi madala kasi lahat naman tayo may nanay eh. Wala naman tayo dito kung wala tayong mga nanay. So,
Imagine nyo, na-imagine nyo ba yung, ano ba yun, yung kung gaano kalungkot si Sisa. Dahil hindi lang isa, kundi dalawang anak niya ang nawala sa kanya. And, ang babata pa, alam mo yun, hirap na nga ng buhay nila, tapos ganun pa nangyari. Ay nako, anong masasabi ko? Parang napagod ako doon, grabe yung Andrea. Pag ito hindi nanalo ng award talaga ng best actress or best supporting actress, nako, ay nako. Sinasayang niyo yung mga ganitong klaseng kalidad ng mga artista. Grabe. Thank you so much, GMA, and thank you so much sa mga artista ng Maria Clara Tibara at sa mubuo ng teleserye na to. Sobrang ganda, sobrang na-appreciate ko yung story. Hindi ko man natutukan to nung college o nung high school, pero ngayon, mas na-appreciate ko na siya dahil dito sa teleserye na to. So, maraming salamat. And yeah, there you go, guys. Alam ko, pagod na rin kayo sa kakaiyak kagaya ko. So, magpahinga na muna tayo. Ayan, naputol tayo. Maraming salamat sa panonood palagi sa reaction videos ko. And bukas, try natin ulit. May biyaya ko bukas. Actually, punta ko Malaysia. Pero maghanap tayo ng pwesto kung makakapag-record tayo. Kung hindi, bawi na lang ako, guys. Siguro sa weekend. Okay? So yeah, there you go. Thank you so much. And I hope to see all of you guys in my next video. Bye!